National League Chapter 562. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga'y tinuldukan nga ni Hanamichi Sakuragi ang pagmamayabang nitong si Topper nung pinasabitan at kinain nga niya ito ng buo dito sa painted area. Kaya naman dito nga'y Benga! Napakabisa! Napakabisang galaw! Paiksabay pasabit ngayon! Ngayon nyo sabihin, class S itong si Topper! Ngayon, sabihin nyo sa amin ng malakas, sigawa nila Taba at nila Mito dito nga. Oo, ako na mismong nagsasabi. Si Topper ay isang class S na limaw, isang class S na power forward. Ngunit bakit? Bakit pag kinalaban na niya ang isang Hanamichi Sakuragi na wala namang pangalan na matayog, bakit ganto nagiging isang mahinang nilalang ang isang Topper? Wika nga nitong si Maki. Kaya naman dito nga ay naisahan mo lang ako sa pagkakataon na yun. Huwag na huwag kang magmayabang sapagkat hinding-hindi pa ako nagsiseryoso. Wika nitong si Topper at dito nga ay hindi pa nagsiseryoso? Kanina ka pa nagsiseryoso. Ngunit isa lang ang ibig sabihin nun, hindi mo kaya. Hindi mo kaya kahit ilabas mo pa ang 100% mo. Tanggapin mo na katotohanan. Wika nga nito nga si Sakuragi dito nga'y isang free throw nga ang kanyang pinakawalan. Ngunit dito nga'y mintis nga ito. Kaya naman sa akin na ang rebound na yan. Hinding-hindi mapupunta sa inyo ang bola. Wika nitong sa oragit dito nga'y wag na wag kayo mawawala ng pag-asa. Makipaglaban pa rin kayo para sa isang rebound. Sige na, wika nga ng kanilang coach. Kaya naman dito nga'y harangan mo siya. Ikaw, Dais, at ikaw rin, Topper, at ako nang bahalang kumuha ng bola. Wag na wag nyo ngayang maka-take off sa Sakuragi. Wika nga nitong si Kuyang Munoz at dito nga ay hinding-hindi ka namin papagalawin. Hinding-hindi namin ibibigay sa iyo ang bola. Yan ang tinitiyak namin. Wika nga ng tatlo, Yawa, Dais, at Topper at dito nga ay aba, it takes 3 pa talaga upang pigilan ako. Ganun na ba ako kalakas? Ha? Ganun na ba ako kalakas upang magtulong-tulong pa ang tatlo? Wika nga nitong Sakuragi dito nga ay. Tingnan nyo! Tatlo na agad ang kumukuha kay Sakuragi. Grabe! Napakalaking banta talaga siya sa kupunan ng Great Mountain High. Sinasat daw siya. Wika nga nitong si Kiyota dito nga ay. Kiyota, gamitin mo naman ang isip mo. Kita mo, tatlo na ang kumuha sa kanya para sa isang box out. At tignan mo, ang Kuyang Munoz lamang ang nasa loob. Ano magiging resulta niya sa tingin mo? Wika nga nitong si Coach Takato ng biglang, sa akin na ang rebound na yan, walang sa inyo. Wika ng Kuyang Munoz at dito nga ay, yun ang inaakala mo sapagkat nandito pa ako. Wika nitong si Rukawa dito nga ay talagang dinagit nga ang bola. At pagkadagit nga ay ng bola ay isang follow up layup nga ang kanyang ginawa. Ngunit dito ay patay. Masyado kong inapura ang tira. Magmimintis yan, panigurado. Malas naman oh. Wika nga nitong si Rukawa dito nga ay, ako na ang siyang bahalang maglinis ng kalat mo, Rukawa. Ako na ang bahala. Wika nga nitong si Akagi sabay ribbon nga ng bola at dito na pasigaw nga. Libre ka na, Akagi, sa baba. Ngunit dito, isusugal natin ang kamay ko. Ipasa mo sa akin ang bola upang tuldo ka ng paghihirap nila. Wika nga nitong si Mitsui at dito nga ay, Akagi, libre ka na sa baba. Ituloy mo na ang tira. Wala nang nagbabantay sa'yo. Wika nga nitong si Mr. Smith at dito ay, dito sa Shohoku, meron kong tinatawag na respect the shooter. Kahit na libre na ako sa baba, kung libre si Mitsui,
doon pa rin ako sapagkat ang tres niyan ay para rin lang isang wide open layup. Sure ball, wika nitong si Akagi, sabay pasangan ng bola dito kay Mitsui. At itong si Mitsui ay talagang nakuha na nga ang bola at nagwika nga. Tiwalang tiwala ka talaga sa akin, Akagi. Ngunit huwag kang magala sapagkat sisiguraduhin ko ang tira na to. Wika nitong si Mitsui dito ay wala. Libre na ang isang isa si Mitsui. Isang tamang desisyon lamang ang ginawa nitong si Akagi na ipasa ang bola sa wide open na si Mitsui sapagkat shooter, sobrang shooter ng gunggong na yan. Wika nga nitong sa oragit dito nga ay hindi man lang sumagi sa ring ang tres ni Mitsui at talagang suwak na ito at puntos para sa koponan ng Shoko upang itaas ang kalamangan sa 15. Yes, 15-point lead sa koponan ng Shohoku High School. Kaya naman dito nga ay sabi ko na sa inyo eh, sisiguraduhin ko talaga ang tres na yon. Hinding-hindi ako mag-aatubili na butasan yung ring na yan. Wika nitong si Mitsui dito ay walang pinagbago. Napaka-shooter talaga nitong si Sashi Mitsui. Ang desisyon ng aming kapitan ay talagang sumasang-ayon sa pagkakataon. Ibang klase, tiwalang-tiwala nga talaga. Wika nitong si Rukawa at dito nga ya. Underdog! Underdog! Underdog nga ba ang kapunan ng show ko? Aba, tignan yung score! 102-117! Sino ang lamang dyan? Yung mga underdog ate eh. Tignan nyo, tama nga. Baka Shohoku tong mga to. Wika nila Taba at nila Mito na talagang nag-aasaran nga dito nga eh. Huwag na huwag kayong magyayabang. Marami pang oras na lalabi. Kailangan naming bumawi dito. Magpapaulan kami ng tres at gugulatin namin kayo. Tatanggalin namin ang yabang yung lahat. Sigawan ng mga taga-bundok. At dito nga eh, humingi nga ng 10 time out itong si Miss Vivian at nagwika nga. Kupunan ng Great Mountain High, 15 ang kalamangan. 3 minuto at 30 segundo ang nalalabis sa oras. Alam nyo ba ang pag-asa nyong manalo? Kakapiranggot, kakapiranggot lamang. Sa bawat mintis na ipupukol nyo, mas lalong nababawasan ang ating chance na manalo. Kuha nyo ba yun? Wika nitong si Miss Vivian at dito nga ay. Sa pagkakataon na to, hindi na namin kakailanganin pa ang perimeter. Gideon, sa oras na to, ikaw na ang kailangan. Wika ng Kuyang Munoz at dito nga ay. Huwag kayong magala. Kanina pa sariwa ang kamay ko. Yung 15 kalamangan na yan, ahabulin natin gamit ang tres at pinapangako ko sa atin ang larong to. Comeback! Wika nga nitong si Gideon Munoz. Makakambak kaya nila ito? Ang lahat ng yan ay bangan natin susunod na bahagi. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito binaon nga ni Sashi Mitsui ang koponan ng Great Mountain High gamit ang isang dress upang itaas ang kalamangan sa 15. Kaya naman dito nga ay 15 na ang kalamangan. Napakahusay. Sashi Mitsui, ibang klase talaga ang bitawan mo. Napaka-shooter, ibang klase ka. Wika nga nitong si Ayakot dito ya. Mukhang nangangamoy na atin na ang larong to. Delikado na ako po na ng Great Mountain High. Tagilid at unti-unti nang lumulubog ang kanilang bangka. Sa atin na ang larong to. Wika nitong sa oragit dito nga ya. Huwag na huwag kang basta magpapakampante sapagkat ang kupunan ng Great Mountain High ay minsan na rin tinawag na comeback king. Mag-ingat kayo. Merong milagrong gagawin yung mga yan. Kahit 15-point lead pang kalamangan nyo, hindi pa natitiyak ang panalo. Wika nitong si Coach Ansay. Tama si Coach Ansay. Batay sa pananaliksik ko, ang kupunan ng Great Mountain High ay halos
Nasa 10 beses na rin gumawa ng milagro sa laro. Kaya nga tinawag silang comeback king. Kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat lang. Huwag na huwag basta pakampante. Wika nitong si Mr. Smith samantalang sa kabilang panigaya. Tima, dito natin ipakita ang milagro sa laro. Gawin natin ang isang laro na tila babangungot sa kanila. 3 minuto, 30 segundo pa nilalabis sa oras, manawi pa to. Wika nitong siyaw nang biglang isang double screen ang ginawa kay Mitsui. Naku, isang double screen sa akin. Hindi ko alam kung saan pupunta. Magkakat ba itong si Topper o the shooter nila pupunta ang bola? Wika nga nitong si Mitsui at dito nga ay Mitsui! Kunin mo ang shooter! Isang uragi na bahalang kumuha kung merong pick and roll man! Wika nga nitong si Ayako dito ay double screen na nga. Mukhang huli na ang lahat sapagkat mukhang kay Dais na Gideon pupunta ang bola. Wika nga nitong si Kogur at pagpasang kay Gideon ng bola ay bumulkal nga ito agad ng isang tres at dito nga ay pasok nga upang ibaba ang kalamangan sa 12. Kaya naman team, ang ganda, ang ganda ng paniwala natin sa timeout natin. Nagpakita agad, bumungkal agad ng isang tres itong si Gideon. Ngayon defense naman, kupunan ng Great Mountain High. Depensa ang matatag, sigawan ng mga tagahangalat dito nga ay Miyagi, iset mo na lamang ang bola ng maayos. Unti-untiin natin sa kanila. Sa kanila nga ang momentum sa pagkakataon na to pagkatapos ng kanilang timeout. Ngunit babawiin natin ang atin. Wika nitong si Fujima nang biglang isang double team nga ang naganap. Nako! Patay! Isang double team agad ang naganap dito kay Miyagi. Kay Liz, maalas naman talaga oh. Hindi niya nakita. Wika nga nitong Sakuragi dito nga ay. Nako, isang double team agad. Delikadong kalagayan ko. Hindi ko agad ito nakita. Napakamaalas namang tunay. Wika nga nitong si Miyagi nang biglang. Huli ka bata, wala ang pupuntahan. Wika nga nitong Kuyang Munoz. At pagkakuha nga ni Munoz ng bola ay bumaba na kayong lahat. Kuyang Munoz, ipasa mo na sa akin ang bola. Siguraduhin na natin ang posisyon na to. Wika nga nitong si Munyaw. At pagpasa nga ng bola sa kanya, akin ang bola. Sisiguraduhin ko to. Wala nang nagbabantay pa sa akin. Ngayon susubukan natin ang yabang ng mga to. Wika nga nitong si Gideon Munoz. At pagpasa nga ng bola sa kanya ay dali-dali nga siyang pumukol lang isang tres at dito ay bang! Isang tres nga ang napakawalan upang ibaba ang kalamangan sa siyam. Kaya naman dito ay last one! Napakahusay Gideon! Napakahusay ng depensa at opensa! Ngayon, siyam na lang kalamangan! Napakahusay kupunaan ng Great Mountain High! Tara't arangkada na to! Wika nga nitong si Miss Vivian at dito ay napahingingan ng isang timeout itong si assistant coach Fujima at dito ay Shuko! Gising! Anong nangyayari? Bakit? Bakit ganito ang nangyayari? Bakit ang bangka nila ay unti-unting lumulutang at atin naman ang lumulubog? 6 puntos agad ang kanilang nekomit. Bakit? Wika nga nitong si Fujima na nagagalit na nga dito nga ay kupunan ng Shoko! Huwag na huwag kayo basta magpapakampante! Ganto nga ang kanilang sistema at dyan sila nakilala ang kanilang husay sa comeback! Delikado! 15 kalamangan, siyam na lang! Wika nga nitong si Mr. Smith at dito ay kalma lamang kayo. Kupunan ng Shoko. Hindi pwedeng ganito ang nangyayari. Oo, tama nga. Nagkakampante na tayo. Angan nating ikalma ang ating sarili sa lalong madaling panahon. Wika nitong si Akagi dito nga ay lumabas nga ang white-haired devil ansett. Wika nga, kupunan ng Shoko! Pay attention! Ano ang ginagawa nyo? Kampante na naman ba? Eto ang dahilan kung bakit tayo natatalo.
kampante, kampanteng walang kabuluhan. Pag natalo tayo sa laban ng ito, ewan ko na lang. Wika nga itong si Coach Ansay na sobrang seryoso. At dito nga'y wala na ngang tumugon. At ang lahat na nga ay dali-daling pumasok sa loob ng court. At dito'y delikado, lumabas na naman ang pagka-whiter devil ni Coach Ansay. Talagang nakakatakot. Kailangan nating pumuntos sa lalong madaling panahon kung ganito ang nangyayari. Delikado tayo. Wika nitong sa uragi, nakaramdam nga ng takot. At dito'y kupunan ng Shuhoku High School. Kailangan nating patayin ang sunog na ginagawa nila. Kailangan nating bumira ng puntos. Wika nga nitong si Akagi dito nga ay. Pagkakuha nga nitong si Ryota Miyagi ng bola ay talaga nga, tima, pupuntos tayo ng sigurado dito. Nasa kanila ang momentum at kailangan nating bauhin ito. Wika nga nitong si Miyagi dito ay. Hinding-hindi na mababawi pa ang momentum na hinahangad nyo. Tandaan nyo, comeback team tong kalaban nyo at hinding-hindi kayo mananalo. Wika nga nitong siyaw ng biglang. Pinasa nga ang bola dito kay Kaidi Rukawa. At ang seryosong Rukawa ay nakatitig nga kay Kuyang Munoz at Wika nga. Kailangan naming pumuntos dito. Pasensya na muna kung haharasin kita at dudumihan kong laro ko. Wika nitong si Rukawa sa Baybanga at isang napakasimpleng siko nga ang kanyang pinakawalan. Kaya naman dito nga ay, aray ko, walang yaka, desperado talaga kayong pumuntos. Wika ng Kuyang Munoz at pag-angat nga nitong si Rukawa ng bola para sa isang jump shot ay... Ano kayang kakalabasan ng laban ng ito? Ang lahat ng yan ay mga natin susunod na bahagi.